24 hours lang ang isa. Kamu ba ako ng marami kayo, Ma? Dalawang bote yan, pang dalawang araw. Ako na po kasi nag-aya sa kanya umalis. Ikaw ang nag-aya sa kanya umalis? Kapatid mo yan, di ba? Kasama yung magandang babae. Kailangan kong masabi sa'yo kung ano yung nararamdaman ko. Mahal na mahal. Mahal din eh. I was with Franco. Sinong Franco? It's none of your business. Wala ka na respeto! Ayun ako! Please can't wait! Kailangan ko na sabihin sa'yo! Homer, ano ba? I'm so sorry, Homer! Keep on running now. I could keep on cheating then and it's a Yun lang nga eh. Patin kita, hindi ako gumawa. Dahil, nag-aalala ako sa'yo. Narinig mo na ba sarili mo? Nakuha mo nga sagutin si Lolo eh. Tapo! Tapo! Kaya mo lang ako sinigawan ng ganito ah! Ang tao ng kaharap ko ngayong uya. Ano ba kasi ginagawa mo? Eh di sinusundan kita. Alam mo, ever since I found out na nakikipag-date ka dyan sa guy na yan, nung unang beses ko pa lang kayo nakita magkasama, I knew there was something wrong. Eh, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na wala akong karapatan dahil hindi naman kita boyfriend? At saka, ano ba? Hindi mo naman kilala ang mga taong pinaghihinalaan mo na masama eh. Alam mo, tama lang na pinaghihinalaan ko siya eh. Nakita mo ba kanina, munti kang kaya niyang sunggaban? He was trying to explain something to me. Pero bigla ka nalang sumugugod. Saka ano ba? Si Frank rin yun. Alam mo, mali talaga to eh. Di ko nga alam kung bakit ka nauhulog sa kanya o ano bang pinakain niya sa'yo, bakit ka nagkakaganyan sa kanya, ha? Epekto ba ito ng aksidente mo? Yung utak mo ba? Naalog ba yan, ha? Sana naman naiisip mo kung paano kayo tingnan ng mga tao pag magkasama kayong dalawa. Yuck! May insecure ka lang. Kaya please, just leave me and Franco alone. Sige. I'll leave you in one condition, ha? At ipuprove ko sa'yo, ha?
na tama ang hinala ko. Dahil kung walang tinatago yung Frank na yan, hindi siya tatakbo kanina. Naintindihan mo? Sige. Sige! Bakit ngayon kailangan ako ay Ren! Buti na nakita kita. Kailangan kong tulong mo. Si Kuya! After what you did to me, hihingan mo ako ng tulong. Hindi ka man lang mag-apologize. Kapal ng mukha mo, Homer. Eh bakit ka ba nagagalit sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Binaliwala mo lang naman. Sinulat ko sa blackboard. Acted like it meant nothing to you. Alam mo yun? Parang hindi tayo mag-boyfriend at girlfriend. Ha? Boyfriend? Girlfriend? Tayo? Kailan pa ito nangyari? Isang araw sa lab. Diba? Tinulungan kita doon after nung accident dun sa experiment mo. I told you that I love you. And you kinda said something na ganun din yung feelings mo. Wala ko narinig nun. Nabingi ko dahil sa pagsabog. Ang buong akala ko nga, tinatanong mo lang ako kung okay lang ako eh. Oh my God. I acted like your girlfriend. Ang lambing-lambing ko sa'yo. Ang sweet-sweet ko sa'yo. Tapos wala ka palang nararamdaman para sa akin. Pero Dayan. Leave me alone. Ginawa mo akong tanga. Dayan. Sorry nga pala dun sa ginawa ni Alvin. Wala yun. Teka, bakit ka nagsusorry sa kanya? Dapat nga inupakan ko pa yan eh. Can you just shut up? Ha? Frank kasi, ano ba talaga nangyari kay Frank kanina? Paano ka ba napunta dun? Asan si Franco? Sorry kung napunta ako doon kanina kasi bali nasabi sa akin ni Franco na magsuswimming kayo eh. What? Ha? Huh? Ikaw si Frank, di ba? Ano ang pinagsasabi mo dyan, ha? Are you out of your mind? Alvin, ano ka ba? Si Franklin yan. Si Franco na pinsan niya ang lagi kong kasama. Okay? Ah, ganun. Franco at Franklin, ha? Huh? Alam mo, he's lying to you. This is the guy that you're always with. Siya yung kasama mo sa art gallery, sa restaurant, at sa pool kanina. Di ba? Ha? Hindi totoo yan. Yung kasama mo kanina, si Franco. Alam mo, Alvin, para mananimik ka na. Frank, asan ba si Franco? Puntahan na natin para mapatunayan natin dito kay Alvin na mali siya. Bali kasi nagkaroon siya ng emergency kanina, kaya hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon eh. Fine. I'm just gonna call him. Bakit nasa iyo ang phone ni Franco? Kita mo na. Alam mo, he's lying to you eh, ha? Ipapaamin ko sa'yo kung anong totoo. Anong totoo rito, ha? Pero may araw ka pa sa akin, ha? Ano bang kasalanan mo? Bakit kami laging nga ganyan?
Pasensya na po sa nangyari. Sorry po. Wala ka naman dapat hihingi ng tawad eh. Wala kang kasalanan eh. Frank, pakisabi na lang kay Franco na tawagan niya ako kasi kailangan namin mag-review. Sobrang nag-ulan kasi ako eh. Lola. Tamang sa'yo lang nakakunay ang mundo. Bakit nagbago? Ako'y iniwan mo. Kumusta ka, Apo? Tandaan. Ah, Tandaan. Sabi ko naman sa'yo, dadaling kita sa ospital eh. Okay, para mapatignan natin yan. Okay na po. Lola, salamat po sa ginawa niyong pagtatanggol sa akin kanina. Humihingi rin po ako ng sorry sa mga nasabi ko sa inyo kagabi. Ako nga dapat na humingi sa'yo ng paumanhin. Hindi ko dapat inilalabas ang galit ko sa'yo. Wala po yun, Lola. Naintindihan ko naman po kayo eh. Naalala niyo lang po siguro yung ginawa ng ama ko sa inay ko. Yun ang pagkakamali ko. Nakakalimutan ko na hindi lang nanay mo ang sinasaktan niya, kundi ikaw din. At hindi ko dapat na inilalabas ang galit ko sa'yo. Pagpasensyahan mo na ako, Apo. Huwag niyo na pong alalahanin yun, Lola. Bakit galit na galit sa'yo yung Alvin? At saka, pasensya ka na sa pagtataka ko. Bakit nagkakaganon yung Rowena? Tsaka ko na lang po sasabihin sa inyo, Lola. Sa ngayon po kasi, gusto ko munang ayusin yung mga nagawa kong kasalanan sa mga tao. Kahit kailan, Frank, hindi nawawala ng pagkakataon ng paghingi ng patawad. Huwag mo akong tularan na ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa'yo. Salamat po, Lola. Pwede ba kitang makausap? Meron ka pa palang gayong, ma. Oo, kuya. Tinago ko sa'yo. Nina pa. Natakot ka sa'yo kung sa mga nangyayari sa'yo. Si Rowena nga umiinom ng gayong, ma. Gali mo naman nagbabago. Huwag ka mag-alala. Hindi naman nagpunta rito para sa mga gayuman na yan eh. Nagpunta ako dito para humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo. Alam kong mali ang mga nagawa ko noon sa mga pagpapwersa ko sa'yo gumawa ng gayuman at gamitin ko ito. Patawarin mo sana ako.
Talaga, kuya? Eh, paano si Rowena? Gagawin ko lang lahat ng tama ng aking pagkakamali. Sasabihin ko na lang kay Rowena yung totoo. Ako na ulit ang Kuya Prat na kilala mo. Franklin? Anong ginagawa mo dito? Asan si Franco? May gusto sana akong sabihin sa'yo, Rowena, eh. Ano yan? Gusto ko sanang mag-explain tungkol kay Franco. Hindi ka na niya kasi mapupuntahan, eh. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Wala. May iba na siya kasing ano, eh. May ano? Sabihin mo na sa akin. Alam mo kasi, Franklin, sobrang naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Bakit kailangan ikaw pa ang pupunta dito para ma-explain at hindi siya? Alam mo, pakisabi na lang sa kanya, kung may halaga pa rin ang pinagsamahan namin sa kanya, haharapin niya ako. Makikinig naman ako sa kanya eh. Wala siyang kailangan ikatakot. Pero, Rowena... Franklin! Huwag mo na siyang pagtakpan. Basta ang sabihin mo na lang sa kanya ang mga sinabi ko sa'yo. Dahil ang mga gusto mong ipaliwanag ngayon, sa kanya gusto kong marinig. Dahil sa kanya lang ako makikinig. Kamusta naman lakad mo kay Rowena? Ito. Gamitin mo. Para makita ulit ni Rowena ang man of her dreams. Pero nakakuha na ako sa'yo na hindi ko nagagamitin yan eh. Last na. Doon mo malalaman kung minahal ka ba talaga ni Rowena bilang ikaw. Mukhang mukha na dala lang ng gayuma. Pero teka, para saan yung mga yan? Parehas kasi tayo ng problema, huwi. Kailangan ko rin ayusin yung problema namin ni Dayan. Tsaka, hindi na ako mag-a-accept pa ng oras. Sana ganun ka rin. Salamat, Homer, ha? Ha? Tara na. Thank you.
marami na nang pinapapunta mo dito. Ano ba nangyari sa'yo? Saan ka? Alam kong marami kang tanungan sa akin. Pero sasagutin ko lahat na yan. Basta bigyan mo lang ako ng 24 hours na magkasama tayong dalawa. Yung munang makakistorbo sa atin. 24 hours? Bakit? Please, Rowena. Kung talagang may pagmamahal ka pa sa akin, magtiwala ka sa akin. Sige, pwede tayo sa rest house namin. Pero pangako mo, sasabihin mo sa akin ang lahat. Pangako. Franco, tayong dalawa lang yung nandito. Hindi mo ba pwede sabihin sa akin ngayon? Di ba panahon, Rowena? Gaya nga nasabi ko sa'yo kanina, matiwala ka sa akin. Tayong dalawa na lang nandito sa rest house. Baka naman pwede ba nasabihin sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari? Where is this relationship leading to? Rowena, ikaw lang ang babae nagpapaligaya sa akin. Ito ang mahal ko. At hindi magbabago yun. Eh di bakit ganun? Bakit pa ilang araw kang nawala? Bakit ngayon ko lang may pag-usap sa akin? Natakot kasi ako, Rowena eh. Gaya nung dati, sinasabi ko na ang lahat nito parang panaginip lang para sa akin. Natakot ako magising ng isang araw, wala kang sa tabi ko. Hindi ko kakayanin yung sakit mo. Sinabi ko naman sa'yo dati, diba? Kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo. Tanggap ko ang buong pagkatao mo. Bakit hindi mo masabi sa akin ang totoo? Bukas, malalaman mo ang lahat ng katotohanan. Bukas? Bakit bukas pa? Kailangan maghintay ng 24 hours. Hindi mo maintindihan. Magiging maliwanag ang lahat. So ngayon, lubusin nyo natin yung oras na natitira. Tayo
ika'y mawalay na. Homer, ngayon lang kita nakitang nagkaganyan. May problema ba? Nag-away po kasi kami ni Den, Lole. Eh, magkaibigan naman kayo eh. Maaayos nyo yan. Mas komplikado pa po dun, Lola. Nagtapat po kasi sa akin si Den ang nararamdaman niya na masigit pa po sa pagkakaibigan eh. Matagal ko nang alam na may gusto ka kay Dayan. Bata pa lang kayo, nararamdaman ko na may gusto ka sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit pinipilit mo na itago ang damdamin mo para sa kanya. Lola, magkaibigan lang po kasi kami. Natatakot po ako na baka pag nagtapat po ako sa kanya yung nararamdaman ko, baka lumayo po siya sa akin. Kontento at masaya na po ako na nag-aaral po kami ng magkasama. Pero mali po pala ako. Tama lang na pag-aaral mo muna ang asikasuhin mo. Pero kung ito naman ang magiging sagabal sa pag-aaral mo at namomroblema ka, dapat lang naayusin mo. Sana nga po, Lola, hindi pa po huli ang lahat. Ay, nako! Binata na ang apo ko! Nakakatuwa. Nakakatuwa. Iibig ka na. Don't move! Sandali na lang ito eh! Ikaw bahala, baka maabutan na tayo ng ulan. Rowena? Paano kung iba yung itsura ko dyan sa pinipaint mo? Ano? Anong pinagsasabi mo? Napaka-weird naman ang question mo. Paano kung mag-iba yung itsura ko? Matanggap mo pa rin ba ako? Mag-iba? Eh, paano naman mag-iba? Ayan! Charan! Bakit? Ano ba? Hindi mo ba nagustuhan? Gwapo nga siya, pero hindi ako yan. Ano? Anong pinagsasabi mo? Sorry, Rowena. Baka ito na ang huling beses mo akong makita na ganito. Tsaka baka ito na rin ang huling beses natin magkita. Goodbye, Rowena. Ang tingin at pag-ibig mo. Mahal kita. Cheers!